Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa iyo naway panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamurin siya ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya
itatakwil. Ipinaalala mo sa kanila ang bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mo maging karapat dapat sa Diyos. Manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, yun ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siyayaong gabay. At nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay. Lupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isa sa mga iskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihihigit pa sa mga ito. Tama po kayo, guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya,
malapit ka ng mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa at pagkatapos, bago humatapos ang klase, laging itatanong ng teacher, may tanong ba? At lahat kami nakatingin sa teacher at uwing-uwi na, kaya wala na magtatanong. Ano? Kasi gusto na namin umuwi. At isang araw, tinanong namin yung teacher namin, ma'am, bakit po ba bago matapos ang klase, magtatanong kayo? At ang tatanong nyo sa amin, may tanong ba kami sa inyo tungkol sa tinuro nyo? At sabi na kakasi ko, ma'am, uwing-uwi na kami yan. Wala na talaga magtatanong yan, ma'am. At sabi niya sa amin, kaya ako nagtatanong sa inyo, kung may tanong kayo, baka may gusto nyong maliwanagan. Baka may hindi kayo naiintindihan sa tinuro ko para may mas maipaliwanag ko ng maayos. Gusto ko, pag nagtanong kayo, gusto ko ang tanong ninyo dahil gusto nyong matuto. At ang sagot niya sa amin, minsan kaya walang nagtatanong, dalawang bagay lang daw yon, sabi niya. Naintindihan ng mabuti o walang maintindihan, kaya walang maitanong. Ano? Sa atin nung ebanghelyo, ang iskriba ay nagtanong kay Jesus. At kung babalikan natin ang mga nakaraang ebanghelyo ng nakaraang araw, marami nagtatanong kay Jesus. Eh, ibang iskriba at pariseo na istanungin si Jesus dahil gusto nilang siluin siya. Hanapin yung mali. Hanapin yung maling kung may maling maisasagot si Jesus, yun yung pagdidiinan nila. Minsan may sounds familiar, di ba, yung ganong pagtatanong. Pero itong iskribang ito, yung pagtatanong niya kay Jesus, dahil mas gusto niyang maintindihan pa ang aral at turo ni Jesus. Mas gusto niyang maunawaan ang ipinapahayag ni Jesus. Kaya maganda rin po sa atin, no, bilang Kristiyano, hindi ho masamang magtanong. Sabi nga ho ng commercial, huwag ka mahihiyang magtanong. Pero kung dahil ang pagtatanong din minsan natin ay nagdadala sa atin sa mas malalim na kahulugan at pag-unawa sa pananampalataya natin. Minsan magandang tanong, natanong nyo na ba kung bakit ang simbahan ay tutol sa divorce? O sinasabi nilang, yung simbahan talaga, ayaw nyong maging malaya eh. Kontrapelo talaga kayo. Minsan natanong nyo ba, bakit? Bakit ganun ang paninindigan ng simbahan? Minsan natanong nyo ba, yung simbahan din naman may inaalok ng pamamaraan para yung mga nasa buhay mag-asawa na mahirap na, binubugbog na yung asawa, niloloko na ng paulit-ulit. May paraan din ng simbahan para sa yung ganong problemadong relasyon ay maging malaya na sa bawat isa. Wala naman kaming sinasabing, you're stuck there forever. Okay, sana maganda kung maayos yung ugnayan. Pero minsan alam din naman ng simbahan na hindi lahat ng ugnayan ay perfect. Lalo na kung meron ng abuse na nangyayari. There is a way. Minsan natanong nyo na ba ang simbahan? Ano ba yung way na gustong ialok ng simbahan? Ang tawag po natin dyan, annulment. Kahit po si Pope Francis, alam niya ito. Kaya 2 to 3 years ago yata, no, kung hindi ako nagkakamali, pinadali niya yung process of annulment
para ang mga mag-asawa na parang mahirap ng magkaayos, meron ng abuse na nangyayari, ay maging malaya na sa bawat isa. Kasi ang nais patunayan ng annulment na walang kasal na nangyari mula pa ng una. Hindi ho bingi ang simbahan. Hindi din ho bulag ang simbahan. Hindi gusto ng simbahan magdusa tayo dahil ang Diyos natin ay mahabagin. E minsan magandang itanong, natanong nyo na ba sa simbahan, bakit tutol sa simbahan ng divorce? O mas gusto natin magtanong para lang makuha natin yung sagot na gusto nating marinig. Pag hindi natin nakakuha yung gusto nating sagot na marinig, medyo nagagalit tayo. Baka selective na rin yung hearing natin kasi gusto lang nating pakinggan yung mga bagay na gusto nating marinig. Pag si Jesus sa ating ebanghelyo, ganun ang mga alam niya na ganun ang nasa puso ng mga nagtatanong sa kanya, hindi niya ho sinasagot ang mga tanong. Sinasagot niya sa ibang bagay. Pero kung alam niya na nagtatanong sa kanya ay gustong matuto, gustong palalimin ang kanyang pananampalataya, gusto niya mas maintindihan ang aral at turo ni Jesus. Si Jesus ho sinasagot ng diretso ang tanong. Pansinin ho ninyo sa ebanghelyo yon. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano. Nais ba nating maunawaan ang mga aral at turo ni Jesus? Nais ba nating palalimin ang ating kaalaman sa ating pananampalataya? Huwag ka mahiyang magtanong. Huwag ka mahiyang magtanong sa taong alam mong mas mature sa iyo sa pananampalataya. Huwag ka mahiyang magtanong sa tao na alam mong kaya kang gabayan sa tama. Dahil sa pagtatanong, nadidiscover din natin ang tama at ang totoo. Si Jesus sa ating ebanghelyo, tinanong ng iskriba at ginabayan ng iskriba sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Na maganda rin sa atin bilang Kristiyano, huwag ka mahiyang magtanong. Huwag ka mahiyang magtanong tungkol sa iyong pananampalataya. Hayaan mo na tuklasin ang iyong pananampalataya. Ang ganda ng iyong pananampalataya at debosyon. At sa pagtatanong, nalalaman natin ang mga sagot, lumalalim ang pananampalataya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at ng ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Ang ating itugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon,
punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Mga langit na Ama, maging karapat-dapat tawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana, sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. You
gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement, Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paghariin mo ang iyong espiritu, kaming pinapakinabangan mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawaan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating pagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.